Hilda's Kitchen Vlog. For today's video, gagawa tayo ng coffee fluffy pancake. So ayan, napakasarap nito para sa umaga. Pero itong gagawin ko ngayon ay mimerienda namin. Pero mas the best ito sa morning. So ayan guys, ito yung ating mga ingredients. 1 cup of all-purpose flour, 2 tablespoons of cooking oil, butter, melted butter, pwede rin, 2 tablespoons of sugar, 3/4 cup of ibab milk, kahit anong brand pwede. Ang gagamitin ko ay Carnation, 3/4 cup, 1 egg, baking powder, pinch of salt, kunti lang yan, at yung aking secret na na-rebuild ko na dun sa nakaraan kong video sa flap yung pancake, yung ating calamansi. So, i-juice ko lang siya mga 1 tablespoon or kahit hindi pa siya abot, basta maglalagay lang tayo na kasi mas nagiging fluffier siya kapag meron ng calamansi. At kasi ang ating pancake ay kape, kaya maglalagay ako ng Nescafe Black. Ayan. 1 to 2 tablespoon. So ayan, mag-i-start na tayo. Ang una natin gagawin, atin munang i-combine yung ating mga liquid ingredients. Lahat ng mga liquid, pagsama. Lalagay muna natin sa isang lalagyan. Isang separate na lalagyan. I-mix muna natin siya lahat. Yung egg, yung oil, at hahaluin lang natin. Maglalagay na rin pala ako dito ng i-dissolve na natin yung ating coffee. 1 to 2 tablespoons. Itong scooper ko is teaspoon. So, kailangan natin ng 4. 1, 2, 3, 4. So, ayan na guys, hahaluin lang natin siya. Tsaka muna. So, medyo kalimutan ko. Galing sa ref yung ating ibab milk. Kaya medyo matatagalan tayo nito maghalo. Kaya ito na yung inuna ko. Kailangan ma-dissolve natin yung ating coffee. Para naman sa ating dry ingredients, ilalagay na natin yung 1 cup of flour, yung ating sugar, yung ating baking powder, at yung ating pinch of salt. Yung ating calamansi, mamaya na. At hahaluin lang natin yung ating dry ingredients. I-mix muna natin lahat yung ating mga sangkap para mag-blend na sila. Lagyan natin ng butas sa gitna. At ilalagay na natin yung ating liquid ingredients. Haluin pa natin ng isa. At imimix na natin. Ang
pancake, hindi siya kailangan overmix. Dahil mas nagiging makunat yung result ng kanyang pancake. Kaya kailangan ma-blend lang natin lahat siya na hindi na mamuumuo yung flour natin. So, di ba? Ang bilis na. At naipiga ko na pula yung ating calamansi. Ilalagay ko na siya. So, di ba? Ang bilis lang. At imimix natin siya ulit. And, kailangan mag-blend lang natin lahat. At ito na. Pwede na natin siyang iluto. So, iwanan natin siya ng ganito. So, kailangan makita natin. So, katulad yan, meron pang puti-puti. So, kailangan natin siyang ma-i-blend pa, ma-i-mix pa. So, yan guys. Ito na yung ating mixture. Ready na natin para ating ipa-fry. Painit na ako ng apoy. Maglalagay lang ako ng kunting-kunting oil kasi yung ating pan ay hindi non-stick. So, kailangan lang mabasa yung ating pan para hindi dumikit yung ating pancake. So, kung non-stick, no worries na. Diretso na okay na yun. So, painitin lang natin siya. So, yun guys. Nag-scoop lang ako ng isa. Ibubuhos na natin. Yung scooper ko ay maliit lang siya. Hintayin lang natin siya na mag bubbles. Medyo marami siya ng ano. Medyo marami na pala minyan ko ng oil. So, dapat may non-stick guys. Kung may non-stick, wala nang problema. Wala nang oil-oil doon. Pero ito naman lagi yung ginagawa. Nabuhusan ko lang ng mas marami kasi. So, ayan, binaliktad ko na guys. Daldal ako ng daldal. Wala, naka-off pala. So, ayan. Ulitin natin mamaya para nakita. Siya na malakas. So, ayan guys, kapag nakikita nyo na nagbabubbles na, babalik ta rin na natin. Yan, perfect. Check na natin. This is it, pansit. Ito nga yun. So, ayan. Okay na siya. So, ayan guys, ito na yung ating nagawa. Lalagyan na natin siya ng butter isa-isa. Tapusin natin lahat. So, one by one, lalagyan natin sa top ng butter. At ito ulit yung ika-next. Yan, sarap. Perfect. At lalagyan natin ulit siya ng butter.
Ayan. Wait. At lalagyan ulit natin ng butter. At lalagyan natin ng syrup. Yung ating coffee pancake. Coffee fluffy pancake. So, yan guys. Napakasarap nito. I-try ninyo. So, kung hindi kayo masyadong mahilig sa coffee, yung gagawin ninyo, babawasan nyo na lang yung inyong kape. Instead of 2 tablespoons, 1 tablespoon na lamang. So, yan guys. Bago tayo magtapos, kung bago ka sa channel ko, sana ay mag-subscribe ka na para dumami na tayo. At paki-ring the bell ng all na lang para every time na may bago akong upload ay mano-notify ka. Paki-follow na rin ako sa aking Facebook page, Hilda Kitchen Vlog. At like, comment, and share na rin guys para sa video ko na to. Anything about this video, comment lang kayo. At maraming salamat sa inyong panonood and see you again on my next video. Bye-bye!